So hello guys, good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel, Raylene Cortez. So for today po, tuturuan po namin kayo kung paano gumawa ng homemade probiotics para sa ating mga alagang rabbits. Tana, nandito na po tayo sa loob ng aming bahay. Nandito po kasi yung mga ingredients para po sa ating gagawing homemade probiotics. So, ayan na po guys. Ito po yung mga ingredients na kailangan natin para po makagawa ng ating homemade probiotics. Una po is yung water. Dapat po si water, ano siya, non-chlorine. Dapat wala siyang chlorine para hindi po mawala yung good bacteria na nasa water. Yes. Tapos next po ay Yakult. Yakult. And then, ang Yakult po, ang kailangan lang po natin is 1 Yakult equivalent to 4 liters of non-chlorined water. And then po, next po ay ang ating apple cider vinegar. Dapat po sa apple cider, 1/4 lang po siya. 1/4 cup or 62 ml. Tapos po, meron naman po tayong molasses na ito naman po, mabibili lang po siya ng 70 to 75 pesos sa mga agri stores near you. Yan, meron po tayong cup, measuring cup. Tapos, kuha po tayo ng jar para dito po muna natin haluin yung tatlong ingredients po to bago po natin isalin dito sa ating water. Yan, meron po kami panghalo. So, una po natin gagawin, since yung pin-repair ko pong water is 8 liters of non-chlorine water, so, ang gagamitin po natin na Yakult is dalawa. Kasi 2 sets po bali itong gagawin natin. Sige ate, buksan mo na yung Yakult. Yan. Ang una po natin gagawin, ilagay po dito yung Yakult sa garapon. Open mo ate. Yan, ibuhos lang po natin lahat. Yan, 2 Yakult. Since 2 Yakult po yung nilagay natin, maglalagay po tayo ng 2 1/4 cup of apple cider vinegar. 1. Ah, ang asin. 2. Ate, tapan mo. And then po, lagyan na po natin ng molasses. Sa pag-open po ng molasses, lalo na po sa mga puno pa po siya, dahan-dahan lang po kasi medyo meron po siyang spirit, yung may pressure siya na may chance na pwede po siyang pumutok. Yan. 2 1/4 din po ang ating ilalagay. Kasi for 8 liters of water po ito. Pakatapos. Yan. 2. Taktak lang po nating maigi. Ate, pa-close po muna. Okay. Yan. Sairin lang po natin yung molasses kasi sayang. Gusto ko minumin yung molasses. Pwede naman po i-gano natin para masair. And then po, after that, mix po natin. Mix. Let's mix it well. Oh, mix mo ate. Mix mo ate, come on. Yan, siya po yung aking panganay, si Ate Glenn. Faster ate, faster. Mukhang okay na po siya. Dapat po magiging ganito po yung kulay. Yan. Nung ating homemade probiotics. Since na-mix naman na po natin na mabuti, wala naman na pong buo-buong molasses, pwede na po natin siyang ilagay sa ating water. Yes. Guys, ito pong homemade probiotics, ginagawa po natin to para po mas maging okay yung immune system tsaka po yung digestive system ng ating mga rabbit. Para hindi po sila agad magkaroon ng diarrhea. Kasi po sa mga rabbit, isa po ang diarrhea sa nagiging dahilan kung bakit po bigla-biglang may mga namamatay na mga rabbit. So para po maiwasan, napakabuti pong gumamit po tayo everyday ng homemade probiotics. Salin lang po natin. Siyempre, kailangan din po natin i-mix. I-mix na naman? Mix po natin para maging even po yung ating mixture na ginawa sa water. Ibahan ng amoy.
Yan, medyo may amoy lang po siya. Pero hindi naman po siya mabaho. Maarte lang po yung anak ko. Yan. Sa mga hindi po masyadong matandain, better na sulatin nyo po yung bote or inote nyo po sa isang notebook kung kailan nyo po yung ginawa yung probiotics. Kasi kailangan po, ma-ferment po to ng 1 week. 1 week fermentation at iwasan po natin na masikatan ng araw. Dapat itabi po natin to sa wala pong araw na matatagos dito sa ating ginawang homemade probiotics. And then, yung paggamit po nito is 5 ml ng homemade probiotics ang pwede po sa isang litro ng tubig. Tapos, pwede na po siyang ilagay sa mga water drinker or clay pot ng ating mga rabbit. So, sana po may natutunan kayo sa aming video for today. Sa mga hindi pa po nakaka-like and subscribe sa aming videos, please do po like and subscribe to our YouTube channel. And thank you for watching! Bye! Bye!